Nato magbabayo, maakakan na kunduman. Ang huli ka dito, ito si Gran! Punta! Punta ha! 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 Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. At ganun din ho, magandang umaga, Mindanao. Araw ho ng Miyerkules ngayon sa buwan ng September 14, 2022. Okay, Bermans na ho ha, malapit na ho ang Kapaskuhan. Jojo Sibial po ang inyong lingkod para sa programang Hulika News Online. Dito lamang sa ating Facebook Live at live streaming. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ho ito. Lunes hanggang Biyernes ho yan. At pagsapit ho ng Sabado, tuwing araw ho ng Sabado, programa sa radyo sa DWBL 1242. Alas 12 ho ng tanghali. Hulika News Online. Paki-subscribe lamang ho ang aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media, at paki-views na lang ho ang aking mga videos at share ho. Pagkatapos nyo yan, mag-send ho kayo ng inyong pong GCash number upang makasali po kayo sa aking pong weekly raffle ho yan. Tuwing araw ho ng Sabado sa programa ko sa radyo. Okay, magandang umaga ho kay Ma'am Jocelyn Bigueras. Jocelyn Bigueras, morning po Sir Jojo. Diyos maray na aldaw po tabi sa indo. At si Ma'am Shia Cora, good morning ho sa inyo. Catalina Del Mar is watching. Morning sir, sabi ni Ma'am Catalina Del Mar Key. And magandang umaga po sa inyo. Paki-like, follow and share lamang po ng ating programa. As Sarah Ri Lingkuna, watching, good morning. Kahapon po pinag-usapan ho natin yung pong birthday ho. Ha, birthday ho kahapon ng ating Pangulo ng Bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pinalakay din ho natin ang iba't ibang mga isyo. Samahan niyo ako sa isang oras kong palatuntunan, alas 10 hanggang alas 11 ho, Lunes hanggang Biyernes ho yan, at pagsapit ng Sabado, alas 12 ng tanghali sa radyo ho yan, DWBL 1242 sa inyo pong mga talapihitan. Nakakalungkot to at ako ay lungkot na lungkot to rito. Dito po kay Undersecretary Panganiban ho. Nasa halip po na tulungan niya ang ating po mga magsasaka, lalo na po dyan sa isla o probinsya ho ng Batanes. Napakalit na probinsya ito, dulong-dulo, maraming pagsubok sa buhay, madalas nga tinatamaan ng bagyo at iba pang mga sakuna. Kumbaga ho, malayong-malayo ito sa kabihasnan, ito po nga probinsya ng Batanes. Ayon po kay Governor ng Batanes, Gobernadora o Governor Marilu Caico, sa halip po sana na sisihin ni Undersecretary ni Yusek Panganiban ng Department of Agriculture, ito pong mga ilan pong mga magsasaka na nagtatanim ho ng bawang, ay dapat po sana niyang tulungan na lamang para maibenta ho yung mga bawang na locally ho, ma-produce ho sa probinsya ng Batanes. Sabi po ng ilang mga magsasaka, kami po'y naghirap, kami po'y nagsakripisyo, kami po'y nagsumikap, no, para ho kami ay mabuhay. Oh, sa halip po nasisihin kami, tulungan na lamang kami ng gobyerno.
Ito po yung aking mga sinasabi noon ng mga nakaraang kong mga programa, mo, pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kawawa ho dito ang Pangulo. Mo, magaling ho, maganda ho ang kanyang plataforma, maganda ho ang kanyang layunin ho sa bansa natin. Maganda po ang gusto niya. Oh, kumbaga ho, sabi nga ho nila, yung kung ang ama ay mayroon ng pagkakamali, ayaw niya ho nga gawin ho na magkamali ho siya. Gusto niya ho nga maging maayos ang bansa natin at maglingkod ho, paglingkuran ng tama, naayon ho sa kanyang kakayahan at sa tawag ng kanyang tungkulin, kung ano man po may padama niya sa taong bayan, ang kanyang ho, kabutihang loob. Kanya lamang ho, medyo ho, pasensya na po sa salitang medyo minalas o malas ho, sa ilan po niyang mga cabinet secretary ho. Naalala po ninyo yung pong si administrator, si Rafika, at si Yusik ho, sino ba itong dati yung Yusik ho ng Department of Agriculture? Si Bastian, nag-resign. Dapat lamang ho, nakakahiya ho kayo. Dapat lamang ho kayo mag-resign. At ito naman ho si Yusik Pangaliba ng Department of Agriculture, sa halip po natulungan ng ating mga magsasaka, lalo na po sa probinsya ng Batanes. So, ang dami ho nito eh. Magyong sa probinsya ng Binggit ho, magyong sa Mindanao, at iba pang mga probinsya na mga magtatanim ho natin. Sa halip po na tulungan ho nila at maglagay ho sila ng tamang plataforma. Halimbawa ho, sa bawat probinsya, mayroon po silang alam na ito pong klima rito, ito pong lupa rito, dapat ganito ang itanim nyo. Halimbawa sa probinsya ng Bicol, sikat na sikat ho yan, sa abaka at pili ho. Palaganapin ho nila ang tanimang pili at abaka. Tulungan ho nila mga farmers doon. Bigyan ho nila ng anumang klaseng tulong. Financial man yan o anumang bagay na pwedeng itulong sa mga tao roon. Diba? At ang kanilang produkto, tulungan ho sila paano ho mabili. Paano ho maibenta ho sa ibang bansa, maging dito sa bansa ho natin. At magandang umaga din ho sa aking pong kaibigan, Abby Limpin. Abby Limpin watching. Good morning ho sa inyo. Abby Limpin ho, watching ho. Ito po siguro yung aking kababayan ho na nandyan ho sa probinsya ng Bulacan. Siguro ito si Abby Limpin. Kilala ko sa pangalan, pero hindi ako sure kung siya ba ito. Magandang morning ho sa iyo at isa din ito mamahayan. Yun ho ang aking pong ikinalulungkot ho. Dahil nga po, sabi ko nga, napakaganda ho, maayos ho. Diba ho, nakita ho ninyo, kahit anong pukul ho ninyo, na mga negatibo, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi ho siya natinag. Kanya lamang itong initian. Minsan ho, hindi ho niya binalikan ang mga nagbabatikos. Nag-criticismo sa kanya. Mga nagsalitang hindi maganda laban sa kanya. Hindi ho niya pinapatulan. Bagkos ho, nagpapatuloy lamang ho siya sa kanyang magandang adhikain para sa bansa natin. Nagpakahirap po ang Pangulo, pumunta ho sa ibang bansa o bagong mag-alok o maghanap ho ng pagkakitaan natin. Pumunta ho ng bansang Indonesia o bansang Singapore upang alamin ano bang pwede nating pwedeng maitulong ng mga dalawang bansa na pinag-usapan ho natin para ho sa bansa natin. Ang ganda ho ng layunin. Pero ito naman ho mga tauhan ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa halip po tulungan ng ating mga mahirap po na mga magsasaka, abay nagsasalita pa ho na mali ho daw ho sila. Ito ho yung sinabi ho. Sabi nga ho eh, kaya sisihin. Diba, sabi nga ho niya eh, gawin na lang ni Yusik Panganiban, tulungan daw sila na maibentang mga aning ilang bawang. Sa halip po, nasisihin po ninyo, Yusik Panganiban. Napakakapal po talaga ng pagmamukha ninyo. Kayo nilagay dyan upang maglingkod. Kayo nilagay dyan dahil kayo napupusuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. O kaya kayo nilagay dyan. Bakit kayo nilagay dyan? Upang makapaglingkod kayo sa mga tao. Hindi ho sa mga mayayaman, kundi ho sa mga mahirap. Kaya kayo nilagay dyan. Nagtitiwala si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo dahil alam niya na mayroon kayong kakayahan, may puso kayo, at may malasakit kayo sa tao. Pero anong ginawa ho ninyo? Sisihin pa ninyo ang mga magsasaka? Ano bang malay ng mga magsasaka? Ang tangi lamang ho nilang alam, ay sila ho'y magtrabaho. Sila ho'y magtrabaho dahil nga sabi nga nung iba, abay bakit ho ninyo sisihin? Kay Pangulo o sa gobyerno kayo naghirap? Ito na nga ho ang sagot.
Kaya ho sila nagpakahirap. Kaya ho sila nagtanim. Para hindi naman ho sila hihingi ng tulong sa gobyerno. Dahil sabi nga ho ng ilang mga taga-suporta, nakakahiya naman daw ho talaga humingi ng tulong. Ganun ho ngayon eh. Pag humingi ka ng tulong sa gobyerno, nakakahiya. Di ba ho? Pero alin bang nakakahiya? Yung tao sa gobyerno na sinisisi ang mahirap o kayong mga nasa, ha? Kayong mga taga-suporta ng gobyerno? Ah, nasasabihin ninyo yung mga tao, hingi ng tulong. Ano bang gawin ng gobyerno? Di ba ho, tumulong sa mga tao? Kaya mga tao, hingi ng tulong sa gobyerno. Tama po ba ako? O may tama ako? Ito, magandang umaga din po sa aking kasamahan ho, sa mga kasamahan ko ng School Parents Teachers Association ho, ng Santa Catarina Elementary School, Caloocan City, kay Ma'am Kring Kulsalan Perez ho. Good morning mo sa inyo, ma'am. Maligayang panunood ho. Salamat po sa inyong pong pag-share. Ulitin ko lamang ho, paki-subscribe lamang ho ng aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media. Panoorin ho ninyo aking mga videos. Pagkatapos ho niyan, i-share po ninyo at mag-send kayo sa akin ng GCash number upang pong makasali kayo sa aking weekly raffle. Ito ho, nandito ho yung mga numero ho ninyo sa maliit kong Tumblr ho. Ha, bubulahin natin to tuwing araw ng Sabado ho. Ito na inaalog-alog ko ho, inahalo-halo ko na parang simento ho, ha. Alam mo ninyo, nung mabasa ko ito, ilang araw na itong balitang ito, sumakit ang aking puso. Nanginginig ako sa galit. Nung mabasa ko po ito at napanood ko, oh, isipin mo yung mga magsasaka, sisihin mo, Yusik Panganiban. Hindi ba ho nakakahiya? Ha? Kasi nga po, ang gusto naman ho ng ilang mga taga-suporta ho, kahit patanga-tanga na itong mga taga-suporta, sige lamang, kahit mali na ho. Kaya ako po'y naniniwala ho talaga na tayo mga Pilipino ho, may kulang ng konti. Kulang ho sa pangunawa. Oh, bakit ho? Anong sinabi ng ilang ibang bansa? Kung inyo po nababasa ho yan. Sabagay, ano bang pakialam natin sa kanila? Eh, buhay natin ito. Isipin nyo palagi ho, walang problema ho kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang problema ho, narito sa baba, sa ibaba. O, nakita naman ho ninyo ang pagdinig sa Senado o sa Kongreso, sa ilan natin mga mabatas. Kung paano ho nila, ah, maging ho sa Dole, maging sa NLRC, dami yung problema. Bagamat hindi lamang ito problema kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., problema din ito ng mga nagdaang administrasyon. Kanya lamang, no, ang ating pinag-uusapan dito ay ngayon ang pinag-uusapan ho natin. Tama po ba mga kababayan ko? Oh, magkomento ho kayo kung tama ho ba. Tama ho ba ng isang opisyalist ng gobyerno sisihin yung ating mga kababayang mahirap? Ah, lalo na po sa Department of Agriculture, ang Yusik Panganiban. Oh, ito ho, nabasa ko nga konteksto ho. Oh, sabi nga ho ni Batanes Governor Marilu Caico ho, na sana po ay gawin na lang ni Yusik Panganiban, tulungan daw sila maibenta ang kanilang mga aning bawang. Wag hong sisihin ho ang mga magsasaka o mga farmers ho nila. Diba ho? Nakakalungkot isipin. Ho. Dahil maganda po ang gusto po ni Pangulo. Kailan kaya makakuha si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Nang matino-tino naman. Ho, na gawin niyang cabinet secretary. So. Ah, matino-tino naman. Huwag naman ho yung sobrang talino. Tapos gagawin sa tao, isisihin ng tao. Ho, yung mga mahirap. Ho, nagpakahirap nga para magtrabaho. Nagpakahirap para magsaka. Ho, magtanim ng bawang. Ho, magtanim ng repolyo. Magtanim ng kamatis. Tapos pagdating ng araw, sisihin ninyo. Eh, kawawa naman ho. Okay, good morning po sa aking kababayan, Nelson Vinabinti Kabati. Ah, good morning, kabayan. At Patas Balita, morning, Sir Joe. Good morning, Sir Patas Balita. Isa rin itong mamahayag. Oh, Patas Balita ho, ha. Si Patas Balita ho, ha? Isang mamahayag ho yan, ha. Tandaan ho ninyo, mga taga-Bulacan. Ha, kayong mga taga-Bulacan, ha, na mga media ho dyan. Abay, si Patas Balita, matagal ko nang kakilala ito na isang mamahayag ito, isang media ito. Ha? Kung hindi kayo naniniwala sa kanya, abay, nasa inyo na yan. O, kayo may problema. Hindi si Patas Balita. Tama ba, Patas Balita? Dapat itong mga ilang media ho na nambabastos o parabang may sinasabi kung hindi maganda sa kanilang kapwa ho, dyan ho sa probinsya ng Bulacan. Dapat ho, sumama na ho kayo dito sa Department of Agriculture. Ha, sumama na rin ho kayo kaya dating administrator, si Rafika. Ha, sumama na kayo doon. Okay, magandang umaga din ho sa aking primo. Primo Bart Mahinay Tolorio. Watching ho siya. Ingat primo dyan ho sa
lungsod ng Malabon. Mag-ingat po kay Primo Bart Mahinay Tolorio, lalo na po sa probinsya ng Masbate. Okay, balik lamang ko tayo ng konti. Naalala ko tuloy. Ha? Ha? Anong ginawa ho? Nung isang magsasaka sa binggit ho, yung kanyang ribulyo, kinagtag niya ho. Sinibak na lamang ho niya. Ginawang pataba. Ayo naman po sa isang grupo ho, ng mga magugulay ho. Ha? Magugulay ho dyan ho sa probinsyang binabanggit ko. Ay yung kanya pong ribulyo ay hindi na ho talaga mabibili. Dahil nasa mahinang klase daw ho. Ha? Oh, yun ho ang kanila ho nga kanila naman argumento. Pero kung titignan ho natin ang punot dulo ho. Oh, titignan ho natin. Para lamang ho yung nangisda ka ho eh. Di ba nangisda ka? Pumunta ka sa ayaw ho. Ha? Hindi ho. Nangisda ka ngayon. O mangisda ka. Ha? Pagdating mo sa laot, abay bawal ka pala doon. Di ba ho? Dahil hindi pala iyong pag-aari ang dagat na riyan, ang karagatan na yan. Di ba ho? Ganun lamang ho yan eh. Tayo ho, para ho sa mahihirap. O, tulungan ho natin ang kapwa natin mahirap. Huwag ho natin pahirapan ang mga kapwa natin mahihirap. Alahalahanin ho ninyo, ang mga mahihirap na mga kababayan ko, ang naglukluk sa inyo. Sinakripisyo po nila ang kanilang buhay na tawagin silang uto-uto tanga. O, pasintabi ho, mawalang galang mo sa inyo. Nilagay kayo riyan dahil ibinutot ginusto kayo. O, isipin ho ninyo, halos lahat ho na naupo ho, maging sa Senado, bakit? O, yung Senate President ho, o, di ba nag-resign ho yan dahil napagbintangan di umano nung panahon ni dati Pangulong Gloria na nandaya ho, o, ng eleksyon. Kaya nga ho, dahil nga mabait itong si Senate President, mabait ito. Siya ay nag-resign ho para mabigyan ng daan ho. Ito pong si senador ngayon, Coco Pimentel. Mabait itong si Mig Sumire, ang Senate President ho ng Senado. Magaling, mabait at mabuting tao. Kanya lamang ho, nabiktima ho siya doon noong mga panahon na yun na kung saan ho, nag-sorry naman ho. Sabi nga ho ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, I'm sorry ho, ha? I am sorry. Ha? Good morning ho sa good one ng Senado. Good morning ho kay Senador J.B. Ejercito. Good morning din ho kay Senador Robin Padilla. Ang ating pong idol. Siyempre of course, good morning din ho kay Senador Arisa Ontiveros. O Ontiveros ho. Good morning ho sa inyo. At sa lahat ng mga senador, good morning ho sa inyo. Ano man ang kulay ho ninyo, whether kayo ho'y kakampings, o kayo ho'y pulahan, o berde, magandang umaga ho sa inyo lahat. E dito ho sa akin ho, wala akong kulay-kulay rito. Basta gumawa ka ng tama, kakampi ho tayo. Kapag gumawa ka ng mali, kahit kapartido ka pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi tayo pwede magkampi-kampi kapag ka mayroon akong nasilip sa inyong mali. Okay, good morning din ho sa aking utol dyan ho sa probinsya ng Cavite, ha? Utol Juhan Sibial, ha? Utol Bong, good morning ho sa iyo. Mag-ingat ka, utol, palagi at ang buong pamilya mo. Sabi naman ho ni Kabayan Nelson Binabinti Kabati, Kabayan, dapat ingat na lang tayo ngayon. Uso naman ang patayan. Ako ni Kabayan, mamaya talakayin ho natin yan dahil nagsalita na ho si PNP Chief. Papasahin ko yan mamaya, kwento ko sa inyo. Salamat Kabayan sa inyo pong mensahe po. Ha? Yan po yung komento ng ating pong tagapanood. Okay, balikan ho natin itong buhay ho ng mga magsasaga. Dito naman ho tayo sa sinasabi po ni Kabayan. Ayon po kay PNP Chief Pulesa General Rodolfo Azorin Jr. na kanya hong kinukumpanya sila. Kumbaga ho ay kinukumpara. Sabi nga ho ng mga ilan ho nating mga kababayan, kinukumpara ho nila si dating ngayon ay Senador ho, Ronald Bato de la Rosa at ang bago ho PNP Chief natin, ha, si Rodolfo, General Rodolfo Azorin Jr. Sabi niya ho ay nerespeto ho niya ang galing po ni Senador Bato de la Rosa dahil po sinabihan po siya na medyo ho, may kulang sa asim ang pamumuno ho ni General Azorin. Sa totoo lamang ho, ngayon lamang ho ako nakakita ng PNP Chief ho. Bagamat marami hong nagsasabi na mahina, malamya o kulang sa asim,
Pero sa akin po, ito po yung tunay ho na pulis. Oh, yung may respeto, may paggalang ho. Oh, gamitin ho sa tama ang batas, hindi ho abusuhin ang batas. Oh, nakita naman ho natin, 'di ba? Sabi nga ho nila eh, matigas sila nung panahon. Ah, pinapatupad nila yung war on illegal drugs, tama ho. Talaga ho maraming nahuli, pero ang problema ho doon, marami din hong nabiktima ho. Ah, noong mga panahon na yon. Kaya nga nagkaroon ho ng hearing sa Senado. Ah, at yan nga, isa nga ho sa napaiyak ho. Oh, ang dati pong PNP chief na ngayon ay senador na ho, Bato de la Rosa. Kung ako tatanungin, personal opinion ho, tama hong kamay sa bakal ang gagamitin natin. At nakita naman ho natin ang panahon ho ni dating Pangulo nga Duterte. Pero ang tanong ho, kung nga doon, natuldukan ba ang isyo ng problema sa droga? Hindi po. Di ba po? Kaya nga po, ang sabi po ni General Azurin, mahigpit pong ibinili no. Ha? Binigyan ho siya ng tagubilin ng Pangulo ho natin. Ha? Pangulo ho natin ngayon. Ha? Sa kasalukuyan, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na iwasan ho. Ha? Iwasan ho malakit at pumatay ho. Oh, yun ho tagubilin ni Pangulong Bongbong Marcos. Igalang ho ang karapatang pagtao. Ang laki ho ng diferensya. Di ba ho? Naging usap-usapan ito noong panahon, doon sa panahon ng kanyang ama, pero siya ngayon ay ayaw niya ng ganun. O ang gusto niya ay hulihin natin. At kung manlaban, doon lamang ho tayo. Hindi ho katulad ng mga panahon, kahit hindi ka manlaban, kaya nga ho, may maraming nakatambak na kaso eh. O, di ba ho, tayo ho ya may sinampahan tayo ng kaso sa International Criminal Court ho, sa ICC, sa bagay, ano ba pakialam natin sa kanila? Di ba, yun naman ang lagi natin sagot. Pero ang ibig ko sabihin doon, pinakamaganda ho sana, oh, kung ang gobyerno natin, ipatupad ho ng tama ang batas. Nariyan po ang batas. Oh, paano ba hulihin? Nakita ko sa isang video, isang kriminal, hinuli ho. Oh, hindi maawat yung mga bystander. Sinaktan ho yung kriminal. Maliwanag po sa batas natin, yung paggalang sa karapatang pantao. Tamang may mali siya. Oh, pero hindi lahat ng gumawa ng mali ay ginusto niya. Sadyang nagkakataon lamang ng matinding pagkakataon. Mali na kung mali ako. Pero ang akin po ay doon lamang ho tayo sa tunay. Kung ano po ang batas. At kung basihan natin ang Biblia, abay, nakita na ho natin kung anong sinasabi po ng ating nag-iisa tunay na Diyos. Di ba ho? Kriminal, pumatay. Huwag mong patayin. Di ba ho? Hayaan natin. Ha? Na kanya hong mag-suffer sa kanya kong ginagawang pagkakasala. Kaya nga natutuwa ako eh. Oh, bakit ako natuwa? Dahil ho, pinaigding ang tagubilin ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na yung karapatan ho. Oh, at sabi ho ni General Azurin, oh, yung mga nagpost ho ng mga malisyusong video na mga nagdaan na ho yan, nakita ho din nyo. Sabi ho nila maraming kidnapping. Ang kidnapping ho, nagsasalita na rin ho yung grupo ho ng mga Chinese sa community. Ah, grupo ho ng mga negosyanteng Chinese. Oh, sabi ho nila, iba ho nung panahon. Oh, ang mga sinasabing kidnapping noon. Ang kidnapping ho, mayroon ho yang mayroon hinihingi ho na may hinihingi ho na kapalit na pera. Pero ngayon ho, hindi ho eh. Oh, bakit? Marami na ho mga kidnapping na nangyari ho na hindi ho mga Pilipino. Oh, mga dayuhan ho. Oh, yun po sinasabi po natin na Chinese Malaysian, Chinese mainland, Chinese Vietnam, at iba pa mga Chinese India, Chinese Indonesia, yun po, pumasok dito sa bansa natin. Anong naging problema? Pagpasok ko nila rito, nakalusot sila sa Bureau of Immigration dahil nga po, dahil sila magtatrabaho sa Pugo, Philippine Offshore Gaming, nagtrabaho sila. Kaya nga hindi ho lahat yan, sabi ko nga ho, nakakalungkot isipin. Dahil sabi nga ho ng ilang mga tagapagtanong, mas marami na raw ho ang mga issue ng kidnapping ngayon kaysa mga nagdaan. At ang bawat PNP chief ho, may kanya-kanya ho silang estilo sa kanilang pamumuno. Sabi nga eh, nasa tamang panahon. Ang kanya pong pamumuno, tignan ho ninyo. Si General Azurin Jr. kapag nagsalita, malumanay. Pero ina-adapt niya ang batas kung ano ang tama. Sabi nga ho niya, tinutulungan ko ang mga pulis na may mga kaso.
Bakit sila nagkaroon ng kaso? Dahil ng mga nagdaang panahon sa kanilang mga ginagawang operasyon na may mali sila doon at sinampahan sila ng kaso. Whether may mali o tama sila dahil may kakayahan para sila sampahan ng kaso. Ang tagubilin ho ni PNP Chief General Asurin Jr. ho, ikalat ang mga kapulisan. Dapat magkaroon ng police visibility. Kaya nga po, yan po ang bantayan natin. Yan po ang bantayan natin. Kung nagawa ba ng mga kapulisan na sila po'y naglilibot at nag-iikot, sabi nga po nung aking pong anak, sabi niya sa akin, marami daw hong pulis doon sa aming labas. So, ibig sabihin, maliwanag po na nagkatotoo yung sinasabi ng ating pong PNP chief. Okay, ang oras natin ay alas 10:27 ng umaga. Time check po ha, hatid sa inyo ng HealthMed Specialist Clinic ho, dyan ho sa 3C Mart 3 City, Cavite. Hanapin lamang ho nyo si Sir Jovin Luria Mahilio. Salamat po sa inyong pong panonood at paki-like, follow and share lamang. Paki-subscribe po ng aking pong YouTube channel, Hulika Broadcast Media. Salamat po ng marami sa inyo, sa inyong pong pag-subscribe. At binabati ko rin po ng isang magandang morning po ang aking kapatid. Lagi hong pinapanood niya ang aking YouTube videos. Sana mapanood niya ito, ang lahat, ang buo kabuuhan para mapakinggan niya ang aking kapatid si Maria Twisnan Busibial. Diyan ho sa bansang ano ba ito? Bansang White ba ito? Ang aking kapatid. Ako, kapatid ko, pero hindi ko alam kung saan bansa. Good morning sa iyo, Utol. Nasaan ka man ngayon? Mag-ingat kayo, Utol. At magandang umaga din ho, kay Ma'am Gina Calapis. Ma'am Gina Calapis, good morning ho sa inyo. Kaya mahirap pong ipagkumpara ho ang bawat isa. Mahirap po ipagkumpara. Kung ano man po ang estilo noon na ngayon ay senador na ho, Bato de la Rosa, ay kanyang estilo ho yun. Tama hong sinunod niya ang kautusan ni Pangulong, dating Pangulong Duterte. Ayan ho, kung nakita naman ho ninyo, kaliwat kanan ho na investigasyon doon po sa mga extrajudicial killing, yung pong mga biktima ho ng warong illegal drugs, na nakita naman ho talaga natin na may mga ilang kapulisan ho na sumablay po. Kaya nga po, nag-iingat po si General Azurin Jr. sa mga ganun hong problema. Ganun hong kagaling itong bagong PNP chief. Baka akala lang ho ninyo. Kaya nga ho, hindi pa ho ito naging PNP chief ho. Monitor ko na po ang kanya pong pagiging pulis. Nakita ko po sa kanya, kako, pag na dumating ho ang panahon, ito yung maging PNP chief, magaling na general ito. Magaling na PNP chief ito. Bakit? Mayroon ho siyang paggalang, pagrespeto, galang na respeto pa. Sa batas. At binigyan niya ho ng tamang pamamaraan kung paano ho ipatupad ang tunay na batas. Ito ho, nakita lamang ho ninyo. Kung nakita ho ninyo. Sabi nga ho niya sa kanya pong interview, ang nakikita lamang ho, ang ibinibigay ho, sabi nga ho nila, hindi ho natin alam. Iyon na may isabi ho niya, opinion niya yun. Ang ilan nitong mga nagpost ho ng malisyusong videos, yung mga kwento ho na minsan walang katotohanan ho, yun nga ang iniisip ko rin, ako rin, iniisip ko din yun, baka sinisiraan lamang ho ang Marcos administration para mabulapog. Alam ba ninyo, hinihikayat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga negosyante, ang mga mamumuhunan na mag-invest dito sa bansa natin. Ngayon ho, dahil lamang ho sa mga ganitong kwento ho, abay ho sila'y mabahala. Sila'y nabahala. Kaya nga sabi ho ni General Azurin, ang dami ho naming nahuli ho. Hindi ho nila inilabas. Hindi ho nila ikunikwento. Ang dami naming nahuli sa droga. Ang dami naming nahuli sa mga wanted criminals. Ang dami naming nahuli ho na mga tungkol sa illegal gambling. Ang dami ho nilang nahuli ho. Almost 5,000 ho ang kanilang pong accomplishment. Diyan sa mga barrios na sinasabi ko po, binabanggit ko. Criminal, wanted criminal, yung pong tungkol po sa droga at tungkol po sa illegal gambling. Kaya lang ho, bubulong ako kay General Azurin. Sana naman ho, ang hulihin nilang illegal gambling, huwag naman ho yung mga tatsi-tatsi lamang, yung karakrusyo sa tabi-tabi, yung mga tupa-tupada ho sa tabi-tabi.
hulihin ho nila malalaking pasugalan. Oh, na nasa totoo lamang ho. Ginagamit lamang ho nila ang front ho. Oh, yung mga malaki ho nga malaki ho nga mga palaro. Pero sa loob ho noon, ang pinagtutuunan talaga ng pansin ay yung pong mga illegal na sugal sa loob ho mismo. Oh, at kung kung inyong pong mapapasyalan, inyong pong mapuntahan, abay ang mga bantay doon mabigat ho, mga barangay tanod ho natin at mismo po ang ating pong mga kapulisan ay nandyan din ho sa labas ng area ho. Oh, nakaposti din ho sila. Kaya I hope po na makarating ito kay General Asurin Jr. na itong aking sinasabi. Dahil makailang beses na rin ho tayo nagsumbong. Oh, nagsumbong tayo sa 8888. Oh, nagsumbong tayo sa 117 ho. Lagi lamang tayong binibigyan ho ng report. Okay ho, na hinuli na po namin. Wala na po yan. Nung pinuntahan ko po, nakita ko na mayroon pa rin sugalan sa loob. Kaya sa paningin ko, parang nagbubulahan lang kami dito ng puliso ng akin pong tinawagan. Ayaw po na si General Asurin mapakinggan at mapanood niya ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mataas po ang respeto ko sa bagong PNP Chief. At binati ko rin po, babatiin ko rin po na magandang umaga po yung aking kaibigan, the game changer ho, Police Brigadier General Andre Dizon ng Manila Police District. Siya po ang District Director. Ayaw po na magkita kami muli. Nagkita kami nung last time po, siya ay aviation, absigro po. Siya po yung may hawak ko ng police ng airport ho, sa lahat ng airport. Ngayon po, siya naman po yung District Director ho ng Manila Police District. Okay, paki-like, follow and share lamang po ng ating programa. Salamat po sa inyo. Subscribe lamang ninyo ang aking pong YouTube channel, Holika Broadcast Media. At panoorin ninyo aking mga videos at mag-send kayo ng inyong pong GCash. Upang pong ang inyong pong numero ay mailagay po natin dito sa ating pong Tumblr. Para tuwing araw ho ng Sabado ho, may pagbubulaw, binubulaw natin ito, ha? Ha? Dito po sa issue po ng sugar order number 1 at sugar order number 2, ayon sa ating po nakalap na impormasyon, ito ay pinirmahan noon ni nagdaan noon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nakakalungkot isipin, malawak na taliman ng palay, ilang hektarya ho ito, dyan ho sa barangay, isang barangay ho, ng Magaldan, Pangasinan, Pinisti ho. Kaya ho, kayo ho mga nasa Department of Agriculture, kayo po yung mga ayon siya ng gobyerno na tignan ho, bisitahin ho ninyo at magpakitang gilas ho kayo kung anong po ang pwedeng itulong ho nyo sa mga katulad nito mga farmers. Huwag ho nating sisihin ho yung ating mga farmers. Kawawa naman ho. Kumukulo ang dugo ko kapag ho sinisisi ang aking kapwa, mahirap. Alam mo ba ninyo kapag may hinuli ho na mahirap, tapos yung kanya po mga asunto ay wala namang katuturang asunto, nasasaktan ako at kumukulo ang aking dugo. Samantalang po yung mga mayayaman na yun, gumawa ng krimen, absuelto pa. Wala tayong magawa, magaling mong kadang abogado. Wala tayong magawa ho. Ganun talaga ang proseso ng batas. Ay magaling ho. Talagang absuelto abutin. At maraming salamat po ha sa lahat po ng mga pinalaya ho. Oo, nabigyan ho ng parol. Parol ho ng ating Pangulo sa kanyang birthday ho. Na marami ho ito. Ayaw po na paglabas ho ninyo. Nakalabas na kayo ngayon. Alam po na sa kanya-kanyang mga pamilya na kayo. Yung iba ho, on the way na ho sa kanilang mga pamilya. Ayaw po na magbago na ho kayo ng tuluyan. Gawin ho ninyong makapuluhan ang inyong pangalawang pagkakataon. Huwag niyong isipin, siga kayo rin sa loob. Ex-convi kayo, huwag ho. Ipakita ho ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya nagsisi sa pagbigay ho ng parula ho sa inyo. Lalo na po kay Justice Secretary, kay Attorney Crispin Remulla, ang ating pong Justice DOG, Department of Justice Secretary ho. Magaling ho. Siya yung kauna-unahang nag-endorse, napakarami hong binigyan ho ng parula. Dahil kanina na po pinaglingkuran. Ilang taon na ho sila nagsakripisyo, naghirap sa ginawa nilang kasalanan. Bagamat mabigat yung kasalanan nila na hindi talaga dapat silang patawarin, pero sabi nga, ay kanila na pong napaglingkuran. Kumbaga ho, sila ho'y nagsakripisyo na rin ho sa kanilang kasalanan. Ulitin ko lamang mga dyan ho sa probinsya ho ng Pangasinan, sa bayan ho ng Mangaldan, isang barangay ho dyan,
ay talagang pinistiyo ang kanila pong malawak na taniman ng palay. At dyan din sa Plano del Bulacan, ilang magsasakaho, problema ang mababang bili sa kanilang mga inaaning palay. Mura daw kasi ang pag mura ho ang bili ho ng mga aning nilang palay. Paano naman daw sila kumita? Yun ho, isa sa mga problema. Ngayon, baka ito naman ay baka ito ay mapanood at mapakinggan naman ho ni Yusik Panganiban, baka sisihin na naman niya yung mga magsasaka. Alam mo yung mga ganitong klase mga opisyalis ng gobyerno, dapat ipatawag ito kay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kanyang pagsabihan ito, gawin ho niya, wag ho siyang mahiya, utang na loob na ho yan, kahit anong gawin ho natin. Marami ho talagang gustong to. Kailangan ho talaga matulungan tayo. Pero yung mga ganyan ho, ng mga klase mga tauhan ng gobyerno, yung mga lingkod natin sa gobyerno, wag naman ho nilang sisihin ang mga mahirap. Wag ho. Gawan ho nila ng paraan at solusyon. Kung ano po ang programa na mas maganda ho sa kanila. Kung baga nga ho, sabi nga ho nasa kalungkutan ka. Nasa stage ka ng parang gusto mong mabuhay o ayaw mo na. Tulungan ho natin sila. I-comfort natin sila. Para ba yung isang taong makasalanan lumapit sa Diyos? Ang Diyos hindi nagdalawang isip para patawarin ang taong makasalanan. Ganon din dapat tayo, mga tao. Ang ating mga kapwa ay alagaan natin, arugain. Wag ho tayong sumuko. Paano ho sila makapagbagong buhay? Paano ho sila magsumikap? Kung tayo mismo ay pinupuna natin ang kanila pong mga problema. Magandang morning din ho sa aking kaibigan, ha, Sir Leto Del Valle. Good morning ho sa inyo. Sabi nga ho nung ilang grupo ho ng mga magsasaka dyan ho sa Higagang o sa Central Luzon, o sa Gitnang Silangan, o Gitnang Luzon, sorry, Gitnang Luzon ho, ayon sa isang grupo ho, ng mga magsasaka, hindi solusyon daw ho ang 5,000 ayuda para sa mga magsasaka. Kung ang dapat na solusyon, hindi lamang pera. Paano sila mabigyan ho? Paano sila makabili ho ng mga mas murang mga pataba o chemicals gamit ho sa pagsaka? Paano makapagbigay ho ng tulong ang gobyerno? Na makautang ba sila o makahiram ba sila ng mga equipment, mga kagamitang traktura para mas mapabilis at mas maayos ang kanilang pong pagsaka sa kanilang mga taniman. Yan po dapat ang iniisip po. Alam ko po yan ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya kailangan Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kunin po ninyong mga alagad ho ninyo. Yung pong may kaalaman at kakayahan. Hindi ho puro na lamang ho tayo matatalino. Nag-number one, nag-top sa bar, nag-number one ho, nag-aral sa ibang bansa. Pero pagdating naman ho sa serbisyo publiko, abay wala naman ho silang pusong ganun. Mamaya na natin balikan itong ating usapin ho at ito pong tumaas ang kilay ho, galit ho si Senador Rapi Tulfo. Mamaya natin talakayin ho yan at maging ito ho nga ipinanukala ho na magkaroon ng national police clearance ho ang lahat ho ng mga nagtatrabaho sa Pugo. Itong ating mga dayuhang mga yan ang problema ho talaga ho mga karamihan ho sa empleyado ho ng Pugo ho mga taga ibang bansa. Okay ang ating oras ho, alas 10:40 ng umaga. Mainit na umaga naman ngayon. Pero sabi nga ho ng mga biyahero sa ating pong mga ilan pong mga kababayan na talaga ho nga kailangan ho nila ang araw. Napakagandang panahon daw para ito sa kanila. Tayo naman ho, wala naman ho problema. Pero dun ho sa mga bukirin, dun ho sa mga sakahan, kailangan po natin ang ulan. May problema na ho tayo sa isyu ng kuryente. Napakatindi ng problema. Baka pagdating ng araw, mayroon naman tayong brown out. Di ba ho? Blackout na tinatawag. Kuryente. Baka pagdating ng mga ilang araw, ilang buwan ho, problema naman sa tubig. Di ba ho? Ang ating bansa hindi nawala ng problema. Kakibat ho talaga ang problema. Kaya nga, tulungan ho natin. Tulungan ho natin ang ating Pangulo ng Bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr., na maihaw ho tayo o malagpasan ho natin itong mga pagsubok na ito. Wala namang masama kung tayo ho ay magsasabi ho ng ating opinion. Pero tingnan ho natin kung ano pang pwede nating maiambag para sa ating gobyerno.
Oh, sumunod po tayo sa batas. Di ba ho? Oh, magsumikap po tayo. Kanya lamang, may, dapat may counterpart din ho ang gobyerno sa atin. Oh, wag ho nyo. Wag ho kayo maniwala doon sa mga sinasabi nila. Oh, yung bang paghihirap ninyo, kasalanan ba ng gobyerno? Eh, tama-tamang hindi kasalanan. Pero dapat ang gobyerno may counterpart ho sa ating mga kababayan. Di ba ho? Di ba ho, yung mga investor ho natin, ano pong binibigay yung pabor sa mga investor? Ito po, kayong mga tagapanood at tagapakinig ko. Ah, mayaman o mahirap kayo. Nagagalit kayo dahil sinisisi ng mga ilan nating kababayan, ang gobyerno. Nagagalit kayo dahil ilan nating mga mahirap na kababayan humingi ng tulong sa gobyerno. Alam ba ninyo itong mga investor na ito, anong binibigay na pabor ng gobyerno sa kanila? O baka hindi nyo alam? Ha? May mga pabor ho silang hinihingi. At yung mga pabor na yon, kapag hindi binigay ng ating gobyerno o ng ating Pangulo, hindi ho sila tutuloy para mag-invest sa ating bansa. Kaya ganun din ho yan eh. May counterpart ho. May kanya. Kumbaga ho, give and take lamang ho yan. O, ito yung gusto kong gawin. Ano naman ang pwede mong maibigay sa akin? Proteksyon. Ha? Seguridad ho nila, safety ho nila na mga investor. At yung pera ho nila, baka masayang pagdating ng araw. Ganun ho yan eh. Ba't marami pang iba? Ano ba ang dapat kong ilagak na negosyo dito sa bansa ninyo? Hindi ho basta lamang kung maglagay ka lamang ng puhunan ho rito na walang kadadahilan at hindi ka kumita. Kailangan kumita ka dahil magsasayang ka lamang ng pera. Ganun ho yan. Kaya tayo ho mga kapwa mahirap. Huwag ho natin sisihin ang ating mga kababayan na humingi ho ng tulong sa gobyerno. Kung naalala ho ninyo, ang pera ho ng gobyerno ay pera nating lahat dyan. Ha, tandaan ho ninyo yan. At nararapat lamang na ang ilan nating pera na ating pong sangalan po ng ating buwis, abay, paminsan-minsan ay tikman naman ho natin. Oh, di ba? Sabi nga ho ninyo, napakagaling na Pangulo ito, naglagay ng maraming kalye. Oh, katulad ho nung Calax na yan, Cavite Laguna Expressway, sino ba nakikinabang dyan? Ikaw ba na nagbababasura? Ikaw ba na katulad ko? Ah, o ikaw ba na nakatira sa informal settlers o squatters ang tawag doon? Na wala kang sasakyan? Hindi ka rin bumabiyahe doon? Ikaw ba'y nakikinabang doon? Hindi ka nakinabang. Ang nakinabang doon, yung mga taga roon na mayroong pera dahil meron silang sasakyan. Pero yung mga walang sasakyan, hindi nakikinabang. Bakit? Nakakadaan ka ba roon? Katulad ng Skyway, ang motorboy sa 100cc, 150 hanggang 200cc. Kahit na 300cc, hindi ka pwedeng dumaan sa expressway o sa mga skyway. O, kaya ang tanong doon, nakinabang ka ba? Ang pakinabang mo doon, yung pong nabawasan ng traffic ko dito sa ibaba. Kaya nandun sila sa itaas. Pero sapat ba? Di ba ho? Maraming katanungan ho dyan. Ha? Ating mga kababayan. Okay? Salamat po ng marami sa inyo. At sana po unawaan lamang ho yan eh. Ha? Sabi ko nga, ha? Tayo, ayaw natin ginusto ang isang politiko. Alimbawa ho, ayaw natin sa ganito. Ayaw natin sa kakampings, gusto natin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit natin siya ginusto? Dahil meron siyang ipinangako sa atin na gustong-gusto natin. Tama ho ba ako o hindi? Ano ho bang ipinangako niya? Marami ho yun. At siya no'y unti-unti niya nang ginagawa. Bagamat mahirap, dahil nagsisimula pa lamang ho siya, tama ho ang ilan ho natin mga kababayan na taga-suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero iniunti-unti niya na ginagampanan at ginagawa. Dangan lamang may mga ilan hong mga obstacle o mga hindran sa buhay o mga hadlang o harang ho para sa tagumpay. Okay, good morning ho kay Sir Mondi Gutierrez. Sir Mondi Gutierrez, good morning po sa inyo. Maraming po salamat sa inyo pong panunood sa aking programa. Kaya ganun ho yan eh. Dito ho sa akin, walang kulay ho dito. Ano man ang kulay mo, ay kulay mo yon. Ang pinag-uusapan natin dito, real talk, ano po ba ang tama? Ha? Ano po ba ang tama? Kaya nga po, bakit ako humanga ho kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung panahon ng eleksyon, kampanyahan. Panahon ng kampanyahan, ha? Never ko man lamang ho, narinig ho, na siya ho'y bumalik ko doon sa mga kritiko niya. Tuloy lamang siya nakangiti at lagi niyang panawagan sa taong bayan, unity. Ang susi po ng tagumpay. Oh. Kaya hanggang ngayon ho, yun ang kanyang panawagan sa tao. Oh, nais niya ho nga, magandang umaga po sa akin pong kaibigan, Alexander Vera, Busing Alex Bon. Good morning sa inyo watching. Sabi niya, mabuhay ka bro Jojo. Thank you so much sa inyo, sir.
Okay, salamat. Patuloy lamang mo sa pagtutok sa aking programa Lunes hanggang Biyernes. So ito alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ganun din ho sa araw ng Sabado sa radyo naman ho. Kung kayo may mga EM stereo o EM band o radyo, ha, hanapin lamang ho ninyo ang 1242 1242 at yan ho, mapakinggan niyo ako tuwing alas 12 ho ng tanghali araw ng Sabado. At yung araw na yan, doon ko rin po ha, binubulay itong ating pong paraful ho. Meron ho tayong isang winner ho, weekly winner ho, ha, sa ating paraful na 500 load ho yan. Oh, marami na ho, nanalo ho rito. Maraming salamat po sa mga nag-join ho. Okay, patuloy lamang ho tayo sa ating talakayan at ito ang ating pinag-usapan. Ha, salamat po ng marami sa inyo. Alas 10:46 ho ng umaga, 10:46 a.m. ho. Ha, thank you so much ho. Ha, at ito ho, marami yung mga pagsubok sa panahon, itong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero I hope po na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay magtuloy-tuloy lamang ho sa kanya pong magandang alikain na mapaunlad niya ang bansa natin. O, katulad nito, ha, ito ho'y puro ho ito negatibo, pero kailangan po natin kailangan ko pong i-share sa inyo at kailangan natin pag-usapan para alamin natin ano ba ang mga solusyon pwede rito. Ha, katulad ho nito, ilan ng mga negosyante ho ng manukan, ha, ilan ng mga manukan ho, nalulugi na daw sila dahil sa mababang farm gate price ho ng mga manok. Ha? Ayon ho sa United Broiler Research Association. O, bumaba ho. Pag-angkat ho nila doon ho sa mismo mga manukan o farm ho, mababa ho ang presyo, sabi ho ng grupo ho ng United Broiler Research Association. O, yun ho ang kanila hong kinain. Dahil sa totoo lamang ho, maski ho yung mga gulay, pagdating ho sa taniman, mura lang po ang angkat nila, ang bilhin nila. Pagdating ho sa mga pwesto, dahil napakamahal ng pwesto, napakamahal ho ng gastusin ng biyahe. Kaya minsan ho, balansihin din natin. O kung hindi naman, sa dami pong kamay ng pinagdaanan. Dapat ho talaga, galing ho sa farm, o whether manukan, babuyan, at iba pa, no? Palaisdaan, gulayan, o? Dapat ho, pag galing ho doon sa farm mismo, isa lamang ho, wala nang middleman ho doon para mas makamura ho tayo. At ang dapat din gawin ng gobyerno ho natin, total, ngayon ho, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., abay magtayo ho siya ng mga public market. Ibig sabihin ho, ito ho'y govern o ito'y pinapatakbo ng gobyerno. Hindi ho pinapatakbo ng privado. Tignan ho ninyo, mga palengke, talipapa ho, pag-aari ng mga privado, napakamahal ng pwesto. Oh, kung napansin ho ninyo yan, mahal ang pwesto ho yan. Oh, at kung tignan ho ninyo ang kanilang sanitation, ho, yung kanilang pong, kalagayan, ho, hindi ho okay ang iba. Marumi. Oh, oh, marumi ho. Pero ang mahal ng upa. Pero kung ang gobyerno natin, mayroon ho silang maayos ho. Ha, maayos ho silang, may maayos ho silang ligasiya. No? Gugustuhin nila, kung gustuhin nila. Naalala ko may isa hong balita noon eh, na nais daw hong magtayo ng isang mall ang Marcos administration para doon sa mga maliliit na mga nagtitinda o mga negosyante. Magandang programa ho yan ng gobyerno natin. Bakit? Kung dito sa Metro Manila, naalala ho ninyo ang Divisoria. Ha, ang Divisoria ho, hindi pag-aari ng gobyerno ho yan. Ha? Ha, pag-aari ho ng mga privado ho yan. Ha? O, pero tignan ho ninyo, mura ho ang mga bilihin doon. Bakit hindi natin gawin ho pampubliko? O, pag-aari, papatakbuhin ng gobyerno para mas mura at malinis at maayos. O, kung ang gobyerno nagmamayari niyan, ha, ng mga palengke na yan o talipapa na yan, edi mas mababa ang upa, mas mura ang upa. Isipin ho ninyo, napakamahal talaga ng upa. Kaya ang bili ho doon, halimbawa po, ay ito lamang ho, eh, nakita ho ninyo, ang repulyo, 60 pataas ang kilo. Kung bumaba man ngayon, ay hindi ko na po alam. Pero sa akin pong napag-alaman, ay magandang umaga po sa akin kumparing Lucio Barnay ha, nakatutok sa akin ngayon. Ah, good morning paring, Lucio Barnay ha. Kaya nga kung ang mismong gobyerno, kaya nga po kung si Pangulong Bongbong Marcos Jr., may magaling lamang ho siyang mga nakapaligid sa kanya. Bubulong sa kanya ngayon. Pangulo, ano kaya kung bibili tayo ng lupa? Tayuan natin ngayon ang mga talipapa at palengke. Tayo mismo ang magpatakbo.
Oh, makakatulong ka na. Ah, giginhawa pa ang mga nagtitinda. At yung mga farmers, di ba? Hindi na ho sila isipin ho ninyo. Napakamura ho ng angkat sa kanila. Pagdating ho sa palengke, napakataas. Hindi lamang dublado. Kung hindi, apat na beses ang taas ng presyo. Kaya tama yung kanta. Kahit anong sikap mo hanggat may mga kurap, hirap po talaga tayo. Ito pa, isa ho sa mga kakaharapin ho na problema sa darating ho na 2023. Ha? Ito ho, oh, naputol ho tayo. Ano pang daan ho kayang dahilan? Oh, ito. Okay, salamat po. Naputol tayo saglit. Ha? Ang DOTR o Department of Transportation, kasi hiniwalay na ho yung dati ho, Department of Transportation and Communication, hiniwalay na ho yan. Ginawa na lamang ho Department of Transportation. Ha? Ah, you know, langit, lupa at dagat. Yung kang kanya, you know, ang hawak ko niya. Ha? Wala na hong pondo para sa taong 2023 para sa mga libreng sakay. Ha? Programa, ha? Programa ni dating Pangulong Digong dahil sa pandemic, ha? Ay, yung libreng sakay para mabawasan naman ho ang gastusin ng ating mga kababayan. Pero ngayon ng panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., abay ho, wala na ho silang pondo para ho sa libreng sakay. Magi ho sa bike lane ho, wala na rin ho silang pondo roon. Bagamat dapat pag-aralan din ito ng ating gobyerno, lalo na po ng ilang po mga mababatas, kung talaga ho may malasakit ho sila, wag ho yung barangay election at saka SK election, pagtuunan ito mga senador at mga congressman. Kayo naman ay nagbabalik lang kayo ng utang na lobe, kaya ayaw nyo magkaroon ng election. Sinabi na nga po, ni Attorney Garcia ng COMELEC ho, na mas malaki ang gagastusin ng bansa natin kapag ho, hindi ho natuloy ang eleksyon ngayong December. Dapat ho, pagtuunan ho ninyo ng pansin ang budget ho nitong libreng sakay. Maraming makikinabang dito, maging ako na makikinabang ho rito. Maging kayo din ho sa gobyerno, makikinabang din kayo dito. Eh, pinagtutuunan ho ninyo, Kongreso, nakadalawang ano na, nakadalawang tawag nito, nasa ikalawang pagbasa na sa Kamara. Ang Senado naman, tatlong committee sa Senado, ini-endorse na wag na ipagpaliban ng barangay at iski election. Anong dahilan? Ito ba'y dahil lamang ho, magbayad kayo ng utang na loob sa kanila? Pambihirang buhay talaga. Ang dami yung pwede ho yung paglaanan ng panahon at pwede yung pag-usapan. Ito pa yung pinagtuunan nyo ng pansin. Kahit anong mangyari ho, magkakaroon ng eleksyon. Eh kung paggawin nyo na ngayon ang eleksyon, di tapos na. Isang termino ng kapitan. Oh, para mabigyan ng pagkakataon yung iba. Hindi yung tatlong termino. Oh, isang termino lamang, limang taon. Oh, limang taon sa isang termino, pagkatapos, palitan. Oh, para ho sila magsumikap na gumawa ng mabuti sa kanilang mga kabarangay. Okay, magandang umaga po kay Ma'am Mildred, ha, La Viga, Baclagon, Jose. Ah, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Nagpadala ho siya ng star. Thank you so much sa Ma'am Mildred, La Viga, Baclagon, Jose. Ma'am Zumyang Nutaok, watching. Ah, good morning, bossing bro, Joe Sibial. Thank you so much, so. Maraming salamat po sa inyo po pagsilip at pagdalaw po sa aking munting palatuntunan. Yan ho ang isa ho sa dapat ho pagtuunan ng panahon, ng pansin ho, ng ating pong mga mambabatas. Ah, yung pong proyekto ho, huwag naman sabihin nila kinukopya natin si dating Pangulong Duterte. Hindi ho. Kahit kopyahin mo, hindi mo kopyahin kung talagang nasa puso mo ang pagmamalasakit sa kapwa. Ha? Oh, ang dami nating mga kababayan, mahirap po eh. Yung bang mabawasan lamang ang kanilang gastusin sa pamasahe, malaking bagay na ho yan. Tignan ho ninyo, paglibre sakay, nakangiti ho yung ating mga kababayan. Maging ako ho. Ay kung mawala ho yan, oh, edi ang mahal ho ng pamasahe, abay, ang laki ng kabawasan sa kanila. Oh, may iba ho dyan, 100 ang pamasahe, papunta at pabalik ho sa kanilang tahanan. Oh, ang sweldo nila, 500 mahigit lamang. Oh, so matira sa kanila, 400 mahigit. Oh, kakain pa sila. O ano na lamang maiuwi nila sa pamilya nila. Tapos ang tataas na mabilihin, ang mahal na mabilihin. Pero kung meron nung tayong libreng sakay, abay, ginhawa po sa ating mga kababayan. Doon po sa libreng sakay, ah, para mong ibinalik lamang mo sa tao. O, ito yung tunay na tulong natin sa tao. O, yung libreng sakay. O, nagpapagawa kayo na napakaraming kalye. Okay ho yun. Para sa improvement sa ating bansa, okay po yun. Yung mga underground na yan, okay po yun. Walang problema doon. Pero ang tanong doon, sino bang nakikinabang doon? Mga mahirap ba? O yung mga nasa itaas? Malabong malabo
Ano makikinabang po ang mga nasa laylayan? Malabo-malabo po yan. Kaya dapat po, pagtuunan ng pansin, yung kong programa ni dating Pangulong Duterte, yung libreng sakay, dapat po i-adapt po ninyo ngayon. O, ngayong taon na ito, hanggang December po, mayroong libreng sakay. Di ba ho? Ituloy-tuloy ho ninyo, hanggang sa next year, hanggat nariyan pa rin ho ang COVID-19. Hanggat nariyan pa rin ho. Abay, tulungan ho natin ang ating mga kababayan. Kung maaari nga ho pati ho yung ating mga ano, bigyan ho ninyo ng mga discount ho yung ating mga motorista. O, sa mga pagbibili ho nila ng kanila pong mga gasolina at diesel. O, petrolyo ho yan. Ito, basa ho tayo ng komento. Sabi ho ni Ma'am Mildred Labiga, Baclagon, Jose. Correct po. Congratulations. Huli ka, Sir Jojo Sibial. Pa-shout out. Jaryo Pilipinas Balita Team. Journalist Mr. Miguel Hotuhot. God bless po. O, magandang umaga ho. Ha? Sabi ho niya. Jaryo Pilipinas Balita Team. Journalist Miguel. Mr. Miguel Hotuhot. Good morning ho sa inyo. Ma'am Mildred Labiga, Baclagon, Jose. At sabi naman po ni kababayan Nelson Binabinti Kabati, tama yan kabayan, 5 taon na lang ang mga kapitan. Marami kasi gahaman sa pwesto at mga kurap. O yun ang sabi ni kabayan Nelson Binabinti Kabati. Sabi naman po ni Ma'am Zumyang Nutaok, Dan Tosiering Bossing, thank you so much sa Ma'am Zumyang Nutaok. At salamat din ho kay Ma'am Faye Milikan. Watching mo siya. Siya yung winner ho natin noong nakarang Sabado. Thank you so much sa inyo, Ma'am Faye Milikan. Thank you so much sa inyo. Yun ho, si Ray Linguna, si Nelson Binabinti Kabati, sila yung mga winner ho na nanalo na ho ng ating pa-raffle. At good morning din ho kay sa akin Prima Eva Lunas Tolorio. Watching mo siya. Good morning sa inyo, Prima Eva Lunas Tolorio. Okay, tuloy ho tayo ha. Yung barangay at saka SK election, tuloy na ho ninyo. Huwag na ho ninyong patagalin pa, inip na ho kami. Gusto ho ng taong bayan, dapat kayong mga congressman, mga senador, isipin po ninyo ang taong bayan, hindi po yung mga nakaupo sa pwesto. Walang hiya talaga kayo. Good morning, Marvin Nalam, ang kasamahan ko sa Hulikan News Online dyan ho sa probinsya ng Cavite. Good morning ho sa inyo. Ito ho, balik lamang ho tayo dito sa sinasabi po ni Police General, ang ating po PNP Chief, Police General Rodolfo Asorin Jr., na dapat ho magkaroon ho ng National Police Clearance ho ang lahat ho ng mga dayuhang nagtatrabaho sa Pugo. Isa ho sa mga isyu ngayon ng krimen ho, ito pong mga ilang empleyado ng Pugo, kung nakita ho ninyo, sa ilang mga balita, isa rin ho sila sa mga naging salot ho, pasensya na ho, sa salita kong salot. Tama ho, kumita ang gobyerno natin dito. Pero ang tanong, nakita nyo ba ang kinikita ng gobyerno? Ito po, sabi po ni Kabayan Nelson Binabinti Kabati, hindi lahat na kapitan meron naman matino at tapat sa tungkulin. Sabi ho niya, hindi naman ho lahat, mayroon din naman ho matino at tapat sa kanilang tungkulin. Dito ho tayo ha, bago ako magtapos ng aking programa, mag-alas 11 ng umaga na ho ha. Pasensya na po kayo, talaga hanggang isang oras lamang ho tayo para ho sa ating programa araw-araw. Tumangaso at galit ho si Senador Rafi Tulfo at ako po sumang-ayon kay Senador Rafi Tulfo. Sa tagal ho niya namigang bilang media practitioner, media journalist o practitioner o isang mamahayag. Marami ng kasong lumalapit sa kanya o lumapit sa kanya tungkol sa problema ho ng DOLE o tungkol sa problema ng mga kumpanyang pinapasukan nila. Wala sa minimum wage, wala mga benepisyo at marami pang ibang problema. Kaya nga po, nanggalaiti ho si Senador Rafi Tulfo na bakit wala silang ngipin, wala silang pangil upang ipatupad ang batas na yan. Si Senador Rafi Tulfo, isang linggo kaya niya nung pag-ayusin ho ang magkabilang panig. Bakit po ang ating gobyerno hindi ho nila kaya ho? Aabot pa po ng ilang taon, ilang buwan. Manalo ka na lang. Nangyari po yan. Meron pa po isang kaibigan. Nanalo na ho kami. Ilang taon ho yan? Mahigit 2 taon ho. Kinasuhan yung security agency. Dahil binulungan. May kaso ka dito. Nawala po ang kanyang ari-arian lahat. Ngayon, ang ginawa? Anong ginawa ho? Inutusan pa yung kaibigan ko na pumunta sa Bicol, alamin kung mayroon pa siyang ari-arian. Upang po natin ay
si Quister. At nung binigay ho ang letter ho, galing ho sa NLRC, doon ho sa sheriff, ha, walang galang. Pasensya na po sa matitinong sheriff. Ayaw gumalaw dahil wala daw silang panggasolina, pangmeryenda. Kaya doon ho ng Galaiti ho, si Senador Rapi Tulfo, may mga picture po dyan sa loob. Di ba ho? Nakakalungkot isipin. Anong klaseng gobyerno mayroon tayo? Ha? Pinaglalaruan lamang tayo nila. Ha? Pasintabi na po. Kaya Pangulong Bongbong Marcos Jr., talagang sibakin mo lahat ng mga walang kwenta. O mga salot ho yan. O, sa mga sinasabi kong departamento, ahensya. Ito sabi ho, good morning din ho sa aking kasamahan, Sir Randy Kayana. Magandang umaga ho sa iyo, Sir Randy Kayana. Dyan ho sa Tagaytay City, Cavite. At Ma'am Marites Gomez ho sa probinsya ng Rizal. Good morning ho sa inyo. Morning sir, sabi ni Sir Randy. At sabi naman ni Ma'am Marites, morning Sergio. Thank you so much po sa inyo. Ha? Ulitin ko lamang ho, bantayan ho natin ng mabuti. Tulungan ho natin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ha? Tulungan ho natin siya na para maituwid ang lahat, maitama ang lahat. Ha? Ako po totoo lamang, sabihin ko sa inyo, hindi ko naman ho siya binoto. Pero nakita ko sa kanya ho, nung siya maupo, ang timano ho, tayo ho'y sasaludo sa kanya. Tayo ho'y magbigay ng galang dahil siya'y binuto ng tao at siya'y nanalo. Parang laban lamang ho yan eh. Panalo ka na is panalo. Talo ka na, huwag ka nang umapila. Talo ka na eh. Better luck next time na. Suportahan natin ang nanalo. Para ho siya makagalaw ng kanyang dapat galaw. Hindi yung nanalo na hihilahin pa natin pababa. Yan ang ugali natin mga Pilipino. Bigyan natin ng pagkakataon na magawa niya ang kanyang dapat gawin. At suportahan natin siya. Kaya nga tayo nanawagan ngayon. Lahat ng mga anay na nakaupo sa pwesto, kung kinakailangan sibakin, sibakin ho. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nagsasayang ka lamang ho ng pasweldo sa kanila. Mga nagre-reklamo mga pobreng kababayan ko, kapareho kong pobre, kapareho kong mahirap. Ha? Laging tinatakot ng mga kumpanya. At kayo sa Dolly ho, ipatupad ho ninyo na maglagay kayo ng paskal sa bawat kumpanya. Ha? Isipin ho ninyo. Bawal na bawal yung sinasabi yung with placing personality, is limit. Lahat ho. Puro bawal ho yan eh. Walang sa batas ho yan. Walang sinasabi nun hanggang 35 years old ka lamang pwede magtrabaho. Sa ibang bansa nga eh, retirado na eh. Senior citizen na eh. 65 years old, nagtatrabaho pa. Pinagbibigyan pa ng gobyerno. Dito sa atin, mayroon pong hangganan. Ano ba yung klaseng gobyerno ito? Diba, mayroon pang height limit. Ibang klase ho talaga. Oh, pumunta ka sa abroad, basta mayroon kang skill, mayroon kang kakayahan, pwede ka magtrabaho. Kahit anong edad mo, mayroon ka. PWD ka, hindi ka physically fit, basta kaya mo magtrabaho, pwede ka magtrabaho sa ibang bansa. Dito sa atin, napakaraming arte. Tapos yung ating pong mga, pasintabi po, bago lang po ang nakaupo ho, ang sekretaryo ng Department of Labor and Employment ho, ayun po na magawa niya. Oh, mataas ang respeto ko po na magkakayang-kaya niyang gawin. Magi ho ang commissioner o chairman ho ng NLRC. Please lamang ho, kayo lagi nilalapitan kapag may problema. Kami ho, pag kami tumulong, pupunta kami sa inyong pong tanggapan. Pero pag nagpatawag na, hindi na kami pinapapasok ng mga media o reporter. Sila-sila na nag-uusap. Paano yung aming tinutulungan? Kinawawa niyo sa loob, pinagtutulungan niyo sa loob. Pinagkakaisanin niyo sa loob. Di ba? Labas ho ng aming tinulungan. Iiling-iling na lamang. Kaya nung napanood ko po sa isang Senate Committee, sa Senate hearing ho, ng isang committee, si Senador Rafi Tulfo, ako po'y napahanga. Dahil nga po, yan ho talaga ang madalas na problema. Kaya nga yung mga tao ho, sa halip ho pupunta sa gobyerno, sa NLRC, sa Dolly ho, dumaan muna ho. Ha? Dumaan muna kay Senador Rafi Tulfo. Hindi pa siya senador ng mga panahon na yun. Dumaan muna kaya ninanais niya. Sabi niya, hindi ko yan pababayaan, yung problemang yan. Di ba ho nakakahiya? Ito, sabi ni Patas Balita, mabuhay huli ka ni Jojo, ikaw ang una. Salamat sa iyo, ikaw pa rin ang una sa akin. Patas Balita. Okay, salamat ng marami. Hanggang dito na lamang ho tayo. Salamat ng marami sa inyo. Sa napakarami ko pong tagapanood ngayon. Thank you so much ho. At it's amazing ho.
na marami po kayong nanood sa akin at I hope po araw-araw tutukan niyo ang aking programa, suportahan po ninyo ako, i-share po ninyo ito para makarating po sa ating mga kinaukulan. Tayo po dito ay hindi lamang po tayo bumabatikos, kundi po bigyan po natin sila ng giya para po makita nila ang kanilang pagkukulang at pagkakamali. Ang ating pong mga komento ay gawin po nilang positibo ito. Huwag po nilang gawing negatibo. Huwag po sasamaan loob nila. Titignan po nila sa kanilang pong persona. Na tama ba itong sinasabi ni Ginoong Jojo Sibian ng kanyang mga pahayag? Pag-aralan po nila. Oh, yung aking sinasabi tungkol sa ilan po natin mga kababayan magsasaka, huwag po natin sisihin. Tulungan po natin sila sa ilan po natin mga kababayan na mga ordinaryong manggagawa. Oh, sa akin mismo, lumalapit po sila. Oh, lumalapit po sila sa akin mismo. Oh, yung ilan natin mga kababayan manggagawa. Oh, hirap na hirap po ako. Oh, kasamang July Pudo, bago ako magtapos, may ibalita ka ba? Ah, sige. Ay, magandang umaga kay Maring MG Lunas, ha? Kabite. Salamat ng marami. Kasamang Julie Pudok. Ang magandang umaga po sa aking kumare, Maring Jane Lunas, OMG Lunas. Maraming salamat sa iyo, kumare, na nanood siya ngayon. At si Ma'am Analin Yurong Kalapis watching. Thank you so much. Sir Fred Castissimo, dyan sa probinsya ng Pangasinan. Thank you so much sa inyo. Salamat ng marami. Ha. From Davao, Mindanao, may Visayas, mayroon tayong Luzon, na mga viewers. Salamat po ng marami sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. At dasal lamang po tayo, naingatan tayo, nag-isa tunay na Diyos. At huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ha? At pakiusap ko po sa ating po mga kababayan, suportahan po natin ang ating Pangulo ng Bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Suportahan po natin ang Marcos Administration. Pero siyempre, of course, huwag po natin bantayan po natin ang ilan pong nasa gobyerno na hindi gumagawa ng tama para po malaman po ng ating Pangulo na may mali pong nagaganap sa kanya po mga. Okay, hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. At sa, mula po sa aking po mga kasamahan sa Hulika News Online, Hulika News Team, thank you so much po sa inyo. Sa buong pwersa, thank you so much. Ha? At sabi po ni Sir Fred Castissimo,
Kudos sa iyo, Boss Jojo, at lahat ng mga membro ng Hulika News Online. God bless. Bye-bye. See you tomorrow. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Adios, amigos. Maray at Manoy. Ating at Kuya. Mabalos! Mabalos! Magandang umaga ho kay Ma'am Carmila Saavedra Lingkusan. Lingkusanan, ha? Carmila Saavedra Lingkusanan. Watching ko siya. Magandang umaga po sa inyo. Po sa aking kaibigan, brother Gilbert German. Maraming salamat sa iyo, brother, at salamat po sa inyo pong pagbisita sa aking programa. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Same time, same place pa rin. Alas 10 hanggang alas 11 na umaga. Pero kung bukas wala po akong live program, baka po nasa Manila Police District pa ako. Dahil po pinatawag na po ako na bibisitahin ko muli ang aking kaibigan, si Police Brigadier General Andre Dizon, ang District Director ho ng Manila Police District. Ayaw po na magkita kami muli, ha? Kaya kung wala ako bukas, sa Friday ho tayo magkasakasama muli, ha? At mag-i-interview ako doon, hindi lamang ho live siguro. Ha? Aking pong recorded ho ang aking interview. I-interview ko po siya, ha? Salamat po na marami sa inyo. Ha? Salamat po na marami sa inyo. Kayo'y huling-huling-huling, maaaring sa pera, gaman sa kwa.